And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. And it was also and 8 days were accomplished for the circumcision of the child. His name was called Jesus, which was so named of the angels, for he was conceived in the womb. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong pag-aabasa namin ng inyong salita. Panginoon, napaganda, Panginoon. At this moment, Panginoon, we pray na maintindihan namin ang bagay nito, Lord, na kung ano yung maganda, yung hindi maganda, at yung talagang hindi maganda, Panginoon. We pray na ibang malulati lagi sa aming mga pag-aaral yung salita, especially ngayon, Panginoon, na itong bagay na ito ay minsan ay nakakawala sa amin, di na maintindihan kung ano yung mga pagkatalo dito, yung maganda, yung hindi maganda, Panginoon, hindi malinaw. So we pray na kayo po ay laging magagabay ngayon, especially ngayon this moment, Panginoon. Kayo po malati, in Jesus' name, we pray. Amen. Ngayon, makapo na po. Title po nito, last week lang. Ano yung title natin last week? Simplicity, the good, the bad, and the ugly. Alala niyo pa yun? So ngayon naman, Christmas, the good, the bad, and the ugly. Ganun lang. Ha? Christmas, the good, the bad, and the ugly. Kasi, ang focus natin today, this morning, ay Christmas. So, ano ba ang Christmas? Ano yung maganda dito? Ano yung hindi maganda? At yung talagang hindi maganda. Okay, so again, tayo ay nabanggit last time sa inyo, ang ating position dito ay, syempre, hindi natin lahat ang bagay actually, halos wala natin pinagbabawal. Pinagbabawal ba tayo sa inyo? Halos wala. Pinipris lang natin yung tama, tapos yung mali, sinasabi natin ito mali, kayo ng bahala dyan. So maganda yung mga ladies natin, hindi nakapantalon. Masama ba yung nakapantalon? Hindi naman. Actually, depende nga. Sa Bible, talagang masama rin. Ano sabi doon? Sa Deuteronomy, nakalimutan ko tuloy, 25 ba yun? Oo. Oh, the man shall not this dahat magsuot ng sa babae. Yung babae, depende sa lalaki. Eh, ano ba yung sa lalaki sa babae? Wala namang iba, di ba? Kaya nga may tayong CR eh. Yung sasayin sa CR, di ba? Madalas gamitin niya natin minsan sa pang-asa sa mga bakla, di ba? O, saan ka dyan? Di ba? Parang araw-araw sila nare-remind ng kalokohan nila, di ba? Kasi nakalagay doon yung lalaki, nakapantalon, hindi nakapalda at least. Yung babae nakapalda. So, malinaw yung ngayon, hindi natin in-enforce yung na bawal ang bisitang, hindi ganun. Hindi natin ginagawang ganun, pero masama rin talaga. At ang magandang illustration pala yan, no? So, sa panahon natin, ano? So, napakaraming Kristiyano, minsan kahit mga ina-expect na hindi ganun, ay ganun din. Ano ba? Minsan, mga anak ng pastor, mga asawa pa ng pastor. So, ganun ka, ano na ngayon, yung compromise. At hindi na enforce. Ganun din pala yung Christmas. Yung pag-uusapan natin. Nakita niyo yun? Ha, basahin na nga natin sa Deuteronomy. Deuteronomy 22 pala. 22.5. Okay. The woman shall not wear that which pertaineth unto man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination. So hindi ba hindi magaan yung abomination, di ba? Hindi mo sinabing mali yan, medyo may appearance of evil. Hindi. So abominable, abomination to the Lord. Nakikinig ba? Amen. So hindi yun something na optional. Kung gusto mo pantalon, okay lang. Pero maganda pag nagpalto kayo. Minsan ganun lang tayo ginagaan na natin. Okay? Kaya ngayon makikita natin about Christmas, ito ba ay napaka-okay lang, napakasama. Actually, mas tricky ito, kaya magbigay tayo ng attention, okay? This morning. Okay, so Christmas is widely a celebrated holiday in the world. So palagay nyo, ano yung pinaka-celebrated holiday sa mundo? Christmas. Okay, second lang. Okay, second yung Christmas. New Year ang number one. Kasi nga, regardless kung ikaw ay anong, ano mo eh, religion mo.
Yung mga tao ngayon, New Year. Okay. So we can't deny the phenomenon, but neither can we its controversy surrounding this. Okay. So kaya pag-aaralan, hindi natin pwede sabihin pagpaliban natin yan. Hindi natin pwede sabihin, walang pag-usapan yan. Pag ikaw yung taong critical, minsan feeling sa'yo kalaban. Okay? So sabihin ko sa'yo, gano'ng critical to? Okay? Si yung pastor kong pinanggalingan, nag-Christmas tree sila. Okay? Pero malinaw din naman sa amin na masama yung ibang ginagawa ng iba sa pagana, Santa Claus eh. Medyo nag-aagi na tayo dyan. Halos lahat ng baptist. Kalokohan yung Santa Claus na yan. Diba? Mga bata, alam nyo na ba yun? Yung Santa Claus pa kayo dyan. Okay? Pero ibang mga bagay na both ayan, si Pastor Anderson, nag-Christmas tree rin. Nag-Christmas tree rin sila. So, napakinggan ko yung kanyang position dyan. Dalawang beses niyang nilinaw yan. At yung iba doon, kukunin ko doon. Okay? Yung maganda, yung masama, at hindi yung maganda. Sorry, yung maganda, hindi maganda, at yung sobrang hindi maganda. Kasi, naiintindihan natin, especially mga Baptist. Pero ngayon, sa sobrang I believe, itong bagay na to ay medyo elusive siya. Okay? Kaya, tatakil natin. So, I respect yung aking pastor. Pastor Anderson, ganun din. Tsaka maraming Kristiyano na nag-celebrate niyan. But, ngayon, pag-aaral natin kung ano yung masama at hindi masama at mabuti dyan. Okay, para maintindihan natin kung saan tayo lalagay. Kasi ito na naman, hindi mo pwedeng ignore yan eh. So, mention ko rin na kagabi may Christmas party dyan. Sabi ko, dadalo kami. Kasi nga, iniisip ko, syempre, may kisama rin. Nung narinig ko na yung mga boom, bang, boom, boom, boom. Ako na, bago isip ko. So, kasi nga, compromise. Okay? And then sa office din, di na rin ako matin. Kasi last year, puro bakla yung nag-present doon. Tuwan-tuwa yung mga ano eh. Hindi ko na kaya sigmulayan. Sabi ko, next year, ayoko na. Mag-ano lang naman sa akin dyan, raffle. Anong pakailan ko sa raffle? Diba? And then, yung dalawa yung Christmas party sa office, yung isa rin, hindi ko na ituloy. Yung talagang host. Kung sino yung bakla, sila yung tini. Tapos ako daw yung mag-pray. Hindi ko pinansin. Ito, minsan ginagawa tayong tanga. Nakita nyo ba yun? Yun yung talaga nangyayari. So, hindi nyo pwedeng ignore na Christmas. Oh. Kung gusto mo, okay lang. Gusto mo. Kung ganun sana talaga di okay, kaso hindi nga. Kaya ngayon, pag-aaralan natin ito. Amen? So, I hope sa after nito, hindi na natin pag-usapan. Hindi. Minsan, makapag-usapan rin natin. Pero maintindihan natin, mga bata. Amen? Hindi tatanungin kayo yung classmate nyo, nagpapasko ba kayo? Ay, wala kayong Pasko. Wala kayong kwenta. Ay, wala atang kwenta sa amin. Ayoko na pumunta sa church. Kahit pinapangaral dito yung salita ng Diyos, dahil lang sa isang bagay ito, napakababaw talaga. Yung iba, nadadala. Yun ang totoo. Marami akong ako sa mga, wala kayong ganyan. Para kayong, kumpara pa tayo sa kulto. Una ko lalo mga asal. Even mga Baptist, ganun. Sabihin na, wala kayong ganyan. E di ba mga kulto lang, walang birthday, tsaka ano. So nakakasal, kaya ngayon, this time, tingnan natin ang mabuti. Okay? At nakakatuwa, again, napansin nyo yung mga preaching ko, di ba, lagi kinukuha sa Word of God. Kasi may pahiwatig lagi ang Word of God sa mga ganitong topic, even sa ganitong topic. Yun ang maganda dito. Kaya binasa natin is a Christmas time story, di ba? So, nung kami mga, alam nyo naman, sa, yung nga si Pastor Anderson, kaya sabi, nakita ko sa kanya, kaya nagki-Christmas tree sila and everything. Ang talagang sinabi niya doon na nakuha ko, kasi I believe, masaya yung kanya Christmas based ng kanyang mga bata. Ganun ang kuha ko sa kanya kasi hindi naman niya, wala naman talaga sa Bible yun eh. So sa ating mga Pilipino, isa rin talaga sa mga ano to, yung sabi nila, walang papalit sa Christmas sa Pilipinas. Ganun yung panahon namin yan eh. Gagaling nito mga ano to. Kami, dadaanan natin yung ano, yung mga propaganda na yan. Okay. So magsimula tayo sa good. Okay, last week, doon tayo sa ugly. Kasi nga, ang focus natin yung good. So ngayon, mag-umpisa tayo sa good. Dahil yung ugly ang pag-uusapan natin matindi mamaya, okay? So ano yung maganda sa Christmas? What is good about Christmas? Okay? Hindi lahat yan masama, yung iba dyan ay good. Yung binasa natin, kababasa lang 21 verses of pure awesome. Okay? Nagtinignan mo yun, wow, parang minsan yung ibang tao, yun nga lang alam sa Bible eh. Hindi pala kung nasaan yan, pero yan ay nasa Matthew. But especially sa Luke, yan ay pinakamahabang account niyan.
Yun na yun. Ilang verse yun? 21 verse, yun na yun. So, pero maganda yun kasi nga, malawak, madaming verse. So, yung sabihin, importante itong bagay na to. Pero, this time pa lang, makita na natin na maliit yun. Okay? Yung crucifixion, chapters. Yung parables, chapters of the Bible. Yung stories about the patriarchs, eh, isang halos isang libro. Diba? Yung journey nila, ayun. Ang bira, ilan yun? Apat na libro. Okay? And then yung mga nangyari sa kanila after, napakarami, kings, judges. Ibig sabihin, ano yung mas importante sa atin? So, ang mabuti dyan is sa 4 to 5, okay? So, meron lang akong dalawang sub-points sa good. Okay? Pero may sub-sub pa yun na tatlo. Okay, number, verse 4 and 5. Nakabasa natin dito, sabi dito, and Joseph went up from Galilee, okay? Siya ay galing ng Galilee, umakyat siya. Puntang, siyempre, sa... Saan? Sa Bethlehem, yan ay malapit sa Jerusalem, halos. Okay, so bundok yan. Kaya siya naman ay umalis sa Nazareth, pumunta siya sa Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David to be taxed with Mary's spouse, his spouse wife being great with child. So, number one point natin, ano yung maganda sa Christmas? Diba? Ano nangyari? So, si Joseph ay talagang taga-Bethlehem, pero hindi siya doon tumira. Pero at this time around, Christmas time, pumunta siya sa kanyang roots, di ba? So, number one, for many, hindi sa lahat, ha? Yung Christmas is a time to go back to their roots. So, which is maganda kasi nga, yun ang maganda yung sinasabi ni Pastor Anderson, tsaka yung iba, Pilipino, na mahilig sa tradisyon. Kahit pa paano maganda kasi nagkakaroon ng reunion. Ay, tagalong pala ako, pero hindi ako tumira doon, regardless kung bakit hindi ako tumira doon, anong dahilan, bumabalik kami sa pinanggalingan mo, di ba? Yung iba daw, gano'n, mga Pilipino, baliktad. Pagsawa na sila sa US, doon sila, dito sila magpapasko. Ewan ko, may caroling ba sa ano? Wala sigurong caroling sa US. Sige na, ano, nagkakaroling siya, hindi sila hiningil, di ba? So, dito talaga, yan, yung iba daw, visit sa mga nagkakaroling, yung iba, natutuwa. Okay? So, mainit ba? Mainit ba? Hindi naman. Hindi naman. Okay, sa akin lang. Okay. So, yun ang maganda. Isa yun sa maganda. Okay? Hindi natin na nasabing masama yun kasi sasabihin lang dala sa atin, eh, Pasko, ayaw mo sa Pasko, di ayaw mo sa reunion. Mga ganun bang klaseng banat? Hindi natin sinasabi ganun. Maganda yun. Maganda yun minsan sa isang taon, reunion, minsan ay kikita-kita kayo, minsan ay nagsasaya kayo. Maganda yun, okay? Pero, hanggang doon na lang yun. Number two is, ay sinasabi naman natin talaga, ito yung pinakamaganda, okay? Number two, sa good, the good, it is a good opportunity to share the gospel. Bakit? Eh, kasi nga naman, yung mga tao, medyo emotional, diba, Christmas, sino bang inaalala? Kahit pa paano, naaalala si baby Jesus. Kaso baby lang. Eh tayo lahat, normal tayo ako pag nakita yung mga bata. Gusto mo talaga yung baby, di ba? Kasi normal sa atin yun eh. Kaya yung mga malalambot, yung matitigas yung puso minsan, lumalambot, di ba? Pwede rin, di ba? Yung mga ano daw, pag may problema yun sa anak, pag nakita yung apo, ay lumalambot yung puso sa apo. O totoo lang, huwag niyong gagawin yun mga anak ha. Para lang ganun, obviously. Pero nangyayari, reality yun. Kasi ang tao ay may natural fondness. Mga babies. So ngayon, pag Christmas time, at least, baby Jesus ang medyo present. So, medyo malambot ang puso ng tao. And, so, and therefore, ano, magandang mag-share ng gospel. May papasok at mapapasok mo yung ganda ng ano, no? Kanta-kanta ka dyan ng Christmas carol, tapos, mapag-usapan nyo na, di ba? Mamaya, mayroon tayong soul winning, di ba? So, dumadali, kahit yung mga medyo hirap mag-ano, dumadali sa kanila kasi nga, kahit papano, ay napapag-usapan ng Panginoon. And then, yan ay time ng joy. Okay, alam nyo ba, nasa ano yan? Nasa ating text. Sabi dyan sa 10,
And the angel said unto them, Fear not, for behold, I will bring good tidings and great joy, which shall be to all people, for unto you this day, in the city of David, the Saviour, which is Christ the Lord. Okay, for unto you is born this day. Eh, mayroong isang araw na pinangalan ng Panginoon at itong batang to, hindi lang katulad ng sino, si Shana, si Aiden, masaya kami yan eh. Nung pinanganak, pero si Jesus, nung pinanganak, baby Jesus, hindi yung basta-basta. Yun ay center ng ating eternity and past. Eternity, future, and past dahil dyan tayo talaga mag-refer sa ating Savior. Totoo naman ta siya ang tagapagligtas. Amen? Amen. Kaya ito ay great joy. It is a time na maging masaya. Yung part na yun, maganda sa Christmas. Hindi natin dinidinay yung maganda yun. Natutuwa rin ako dun eh. Eh, kahit pa paano, itong mga ano, medyo, alam mo na, yung mga Udyo, yung mga Muslim, kahit pa paano, diba ngayon, ginasusulong din nila yung mga holiday nila. Pero ito, walang tatalo dito, kaya nga masaya to. Kaya, at least yung mga kahit mga liberal Christian, kahit pa paano, nakakatulong sila. So, alam niyo ba yun? Kasi yun ang gusto nila, at least yung part nila, mapulfill nila, tayo din, mamaya, next week, mag-asaya din tayo. Kaya maganda gawin to April eh. Hindi bagay, no? Pero masaya po. Di ba yung sasabi dito? Great joy which shall be to all people. Kaya hindi ka maugulat kahit kung sino ka pa pag Pasko ang saya. No? Hindi yung ginawa sa Hanukkah, hindi yung ginawa sa Epil Petil, mga ganun. Yan ay ginawa, hindi sa Christmas, at least sa February na yun. Chinese New Year, hindi. Sa Christmas, ginawa at least. Yung part na yun ay maganda dahil ang Panginoon ay siya na itataas. Again, kahit pa paano. Okay? So, mamaya, titignan natin yung mas importante. Okay? And sa 13 to 14, pansin niyo rin, sabi dyan, and suddenly there was an angel, multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Ganda, di ba? Ibig sabihin talaga, dahil pinanganak ang Panginoon, may tagapagligtas, ano pwede mangyari? At syempre yung tao pwede na maligtas. Parang ano ba? Kunwari, may bago ang tabang maganda. May balita mo ngayon, maganda ang tabang, parang may picture mo na, magkakaroon tayo, ganyan. Ganyan, may picture mo na, wala pa. Diba? O kaya, mayroon tayong anak, ang ganda ng anak natin, siguro Miss Universe to. Huwag nang sasama sa Miss Universe yung anak niya. Ano yun eh? Sex trafficking yun na medyo galante lang eh. Pero nung nakita namin si Shoshana, gusto ko talaga boy. Alam niyo naman, hindi ko dinidina yun, di ba? Pero nakita ko siya naman, oh, ganda pala ng babae, parang ano? Iba yung dating sa'yo, parang inosente na mag... Yung future niya, na-foresee mo na sana, godly person, ng godly husband ng ano na ito. Pero ang ganda, ang babae. Mga lalaki, ganun din. Siyempre, pinoforce mo, baka ang pastor to, maging doktor, kung ano man yan. Maayos na Kristiyanong lalaki. So, nung pinanganak ang Savior, lalo na. Kahit yung mga nawawala ng ano dito, mga, later mga base about Simeon, about Anna, di ba? Lalo si Simeon, sabi niya, nung nakarga niya, Lord, pwede na akong matay. Ganun yung ano niya. Yun na yung pinakasiyahan niya dahil pinangako daw sa kanya ng Diyos yun. Wala naman tayo nabasang ganun, pero sinasabi niya, siguro, totoo yun. No, pwede na Lord ako mamatay, nakita ko na yun yung kaligtasan in a person of the Lord Jesus Christ, baby pa. So, ang Christmas, no, yung at least yung pinakatotong ano, no, is napakaganda. Hindi natin dinidinayan, ako masaya ako dyan. Kasi nga, minsan yung mga ano din, mga member, nagiging mabait din, siguro, may ano, may kapipera eh. Sa Tabao, ganun din. Si mga loko-loko, minsan bumabait. Diba? Yan. So, yun yung maganda. Ngayon, tapos na tayo sa maganda. So, maganda yun eh. Again, kung pwede lang ganun. Pero sa mundong ito, alam natin, di pa tayong permanent, di pa tayo dito mag-celebrate. Ngayon, punta tayo sa salitang yung celebrate. Ano ba ibig sabihin ng celebrate? By the way, dumun tayo sa basic Christmas. Ano ibig sabihin ng Christmas? Ha? Huh? Ayan na yung mga ano, masyadong inaano eh. Ha? Huh? Christ. Oh, maganda yun. Sento si Jesus. Ano? Maganda. Kaso ano yung mas? Ano? Man or Savior. Ha? Huh?
Ah, may meron naman yan, mga alliteration ng sino-sino na yan, di ba? Pero yung talagang ano, saan nanggaling yung Christmas? Sa Catholic. Sa Catholic? Uy! Maganda yan, Catholic. Ganun ba ang naisip niya pag ano? Hindi, di ba? Christmas. At in a way, parang maganda sana. Kaso hindi. Pag alam mo anong mass, ang sentro dyan is Eucharist, Holy Eucharist, kung saan ang katawan daw ni Kristo ay nagiging tinapay every Sunday nila. Which is hindi totoo. Transubstantiation, hindi, kalokohan malaki yun. Okay, eh yun ang sinesentro nila din si ano. Si Christmas plus, yung basic alin, December 25. Kalokohan na naman. Even yung mga ito, mga Baptist na nakikisakay dyan, aminin nila yan kasi totoo yan. Kasi pati Catholic, inamin yan eh. Hindi naman talaga 25 eh. Tinaiming lang yun sa mga pagan na nagkataon na napakarami. Meron sa Hudyo. Meron sa mga iba-iba pang pagano, napakarami sa Europe. Na medyo tumatiming doon sa December 24, 25. Yun ang totoo. So, doon pa lang, magduda ka na. Bakit tayo magse-celebrate? Punta nga muna tayo sa celebrate. Ano yung sabihin ng celebration? So, every Sunday, tayo ay nagbibis ng maayos, di ba? Para tayo ay humarap sa Panginoon, doon siya naman ay nasa lahat ng dako, pero dahil dito tayo nag-gather, nagbibis tayo maayos, amen? Ako sa trabaho ko, naka-polo shirt lang ako eh. Pero sa yung iba namin na pagtrabahoan ko noon, eh ganun tinuturo. Dapat lagi maayos sa tuwer. Kasi nga, nagtatrabaho ko eh. Marap ka sa tao, tapos siyempre dapat maayos ka. Totoo naman yun. Do iba na rin ngayon. Pero sa church, bakit tayo nakabuhis ang maayos? Kasi umarap tayo sa Panginoon, di ba? Ngayon, tingnan nyo itong ibig sabihin ng celebration. Mamaya pa pala tayo dyan. Okay, sige, babalikan natin yan, Leviticus na yan. Okay, dito muna tayo sa bad. Okay, ito yung medyo obvious na. Balik tayo sa ating text. Mamaya, babalikan natin yan. I'm getting ahead of myself. So, verse 3, napansin nyo ba, kanina hindi ko binanggit, kasi nga, baka mauna eh. Pero napansin nyo ba, ano yung dahilan talaga, bakit sila pumunta doon? Sabi ko kanina, maganda, pumunta ka sa roots mo, sa kapinanggalingan. Maganda yun eh. Pero ano yung talagang dahilan? Para ba, sabik na si Joseph na makita yung mga kamag-anakan niya, ganun ba? Ang totoo niyan, ang nakialam dyan, again, isang libutan. Yung time na to ay napakalawak ng Roman Empire at wala ka nang maihingi kung ikaw ay emperor eh. Pero naisipan niya, hindi ano to ha. Okay, andyan sila na nasakupan natin kasi parang naglilingkuran pa rin natin siya. Dapat sila yung naglilingkod sa atin. So, paano natin gagawin yun? In a way na tuloy-tuloy at may kinabak tayo. Ah, gawin natin tax. I-tax natin yung mga tao. Total, sila naman ay ating nasasakupan. Diba? Ang mga ginagawa ng mga politiko sa atin ngayon, unfortunately, hindi na dapat, wala nang maayos na explanation, basta lang tax. Okay, ganun ang nagpaumpisa ng Christmas time natin. Ng iba pala. Okay? Kaya ang pinaka-mensahe natin dito ay hindi tayo dapat amen na. Ibig sabihin yung Christmas dapat tama yung ating pagkaunawa at therefore yung ating treatment sa Christmas. So isa dyan ay malaman natin na yan, nag-galing sa Catholic at sa maraming pagano. At isa sa ba, sino yung mga talaga nakikinabang dito pag Christmas time? Business people, di ba? Businessman na mga taong may care about the money. Okay? Kaya ang software ko dito, bad people are for it, for the money. Kaya huwag kang matuwa na, gabiano na San Mateo, mahal na si Jesus kasi naglagay sila ng parol. Napaganda, last year, mas maganda pa ngayon. Mahal siguro nila si Jesus. So yung naiisip niya pag ganun, pag nagbiano sila ng ilaw dyan, Christmas na naman. So palagay niyo, tuwa-tuwa sila kay Jesus talaga? Sino yung pinaka ano, recording artist na yumayaman kay sa Pasko? Sa Pilipinas, di ba? Ngayon, Shopee na siya, di ba? So, nag-ramp up na si... Yung royalty pa lang nung kanyang album, sabi doon sa nabasa ko, pambira. Talaga nag-rake na siya ng maraming pera. Ngayon, di pa sapat yun. Dapat may Shopee pa. Eh, nakakasar na minsan kasi nanonood to yung YouTube.
siya pipi nang siya pipi. Kasal mo eh. Pero yun ang totoo, di ba? Ang nakikinabang sa Christmas, minsan excited na yung mga hindi. Excited yan, hindi dahil kay Jesus. Okay? Hindi dahil kay Jesus, hindi dahil sa Savior. Sila ay excited dahil mag-relate na lang sila maraming pera. So yun yung bad. Yun ang bad, no? Bad pa lang yan, wala pa tayo sa ugly. Okay, dito nga. Wala, wag kang bad. May sira yan eh. Dito ka. Ezi. Okay. So, gano'n kas masama yun, ha? Yung kaninang pinag-uusapan na napakaganda, tapos papasukin lang ng mga businessman. No? Ano yung term doon? Exploit lang ng mga businessman. Hindi maganda na exploit ng mga businessman yung napakagandang bagay about the Lord Jesus Christ. Di ba? Mga businessman, okay yung business eh. Okay yung business, walang... business tayo. Pero ang ginawa mong business, yung business ng Panginoon. Kaya isa mga kinagalitan natin, di ba? Pagdating sa mga paglilingkod sa Diyos, at sa mga sabihin natin, bakit sinisiraan mo ibang preacher? Hindi ganun. Kaya tayo galit doon kasi yung pinakasagradong bagay, yung salita ng Diyos, papangalakal. Hindi yung bago sa atin, sinasabi ni Peter eh. Sinabi ni Peter, talaga pangangalakal kayo. Sabi ni Jesus, ganun din. We will make merchandise of you. So ngayon, nangyayari yan every Christmas. Yan yung pinaka. Okay, kung merong season yan, yung Christmas time, yan yung season para sa mga ganid na to. Okay, walang pakialam sa Panginoong Jesus. Okay? Kaya ayoko lang talaga ba din, nagagamit ka lang eh. Minsan, yung mga sa atin, mga ano, okay, at least mag-pray sila sa Christmas party. Mas puro mga bakla mag-host, di na. Ano mga si Raul? Ilang beses ka nag-pray, anong pag-pray mo? Ano ka lang naman din? Ginamit ka lang. Para ka pang tanga dun. Ako sa atin, ganun. Kailangan mo na makisama sa kanila dahil ikaw nag-pray, ganun. Malokohan. So, yun yung bad. Umiyak to. Hindi ako galit sa'yo, ha? Okay, bad people are for it for the money. Alam na natin yan, 1 Timothy 6, 9 and 10, for they that will be rich fall into temptation and snare, into many hurtful lusts. Diba? That drown men unto perdition. Diba? Naiiyak si ano. Okay. So, ganun din naman na, sabi ng verse 10, ano, for the love of money is the root of all evil. Okay. Anong after nun? So, yung pag kinuvet na ng tao, ano nangyayari? So, talagang mapapariwara na. Okay, mabigat yun, ha? For the love of money is the root of all evil. Tapos, gagamitin mismo sa panganakan na Savior. Talagang baliktad. No? Mukhang kay Jesus pa yung mga yan. Pero actually, ang gana na kinita natin. Next year ulit. Itong mga tatanga-tanga itong mga Kristiyano eh. Yan ang totoo. Ang ganda na mensahe ng Panginoon, ng kaligtasan, na sento sa pera. Eh wala pa tayo sa ugly ha, nasa bad pa lang tayo. Okay? So number one, ito sa verse 2, sino yung nakinabang dito? Siyempre si Augusto, si Isaw. Amen. No? Hindi siya nagsimula para gusto niya si mga ano mag-reunion sana to mga ano iniisip ni Caesar. Gusto ko mag-reunion to mga magkakamag-ana kaya pumunta kayo doon ha. Para mag-reunion kayo masaya para sa pamilya hindi. Para ma-tax sila, para sila ay masulat, para ma-i-account sila. O ikaw taga ganyan ka, o ito ang tax mo. Ikaw, ilan na anak mo ngayon? Oh. Ilan na anak mo ngayon? Oh, ma-tax yan, no? Pati yung mga boss, i-tax yan. Ngayon, lahat eh, may tax na ngayon eh. Uy, meron kang ano, itong bahay na to, hindi ko alam, dati may bahay ka, nakala mo sa'yo na, tataksan ka pa every year. Iba pa yung bahay at lupa. Malagkaroon ka ng kung ano, may tax. Anong pakialam nila dun? Di ba nagbabayad ka ng tax sa ibang bagay? May nagpagas ka, tax. Pag kumain ka, may tax. Kailangan daw yung okay, kasi yan ang nakasento dyan ng mga masamang tao. Huwag kayong magulat doon. Kaya huwag kayong
Hindi nila mahal si Jesus. Amen? Amen. Huwag niyo akong sabihin na ikaw, talaga, kontra ka eh. Kontra ka sa kaligayahan namin eh. Pasko lang kami. Kaya nga pinag-aaral natin, ano yung pinaggagalingan niya mga yan. Okay? So, pangalawa lang dito sa bad, okay, yung papasa sa category ng bad, yung nangyari dyan, sa ganyan pa rin, di ba? Napansin niyo ba? No? Napilitan sila, hindi naman sila, okay, mag-holiday nga tayo ngayon, ano. Hindi sila, napilitan sila kasi kailangan nilang pumunta doon. Kasi sila itatax ng mga masamang tao. At ano nangyari nung Christmas? Na-convenient ba si Mary? Nabuntis pa? Napansin niyo, alam niyo ba yung Christmas time natin? Ano ang sabi dito? And when to be taxed? Ang sabi dyan, mali yung verse ko. Verse 6, okay? Sabi dyan, and so it was that while they were there, the days were accomplished, that she should be delivered. Bihira na timing pa, no? So hindi yun maganda about Christmas. Nang si Mary ay lalabas pa ng kanyang comfort zone, mga anak. Pero ano nangyayari sa panahon natin ngayon? Diba, minsan ganun din. Uy, Pasko na naman, kailangan. Ganito, bigay na naman akong regalo. Kailangan, ano ba? Ano na, burden tayo kailangan? Kunwari, masaya tayo. Ay, kunwari, dapat mapilis yung ano. Maraming emotional pag Pasko. Napansin niyo ba yun? Ay, wala akong regalo sa akin. Ano pa? Uy, wala kang boyfriend, Pasko na lang, wala kang kadate, mga ganun. Nakakainis eh, di ba? Oh, Pasko na, maligo ka na. Mga ganun. Pag yung taon din, nadamay na naman yung Pasko. Ano ba? Bakit burden sa atin yung Pasko? Kasi umpisa pa lang burden na eh, oh. Naging burden to sa kanila, hindi naman kailangan. Na sila ay pumuntang isang lugar, tapos nagkaroon patuloy ng star, at tinuro sila doon, eh, ba't di na lang sa Nazareth yun? No, again, I believe inalaw to ng Diyos. Iba yun. Iba yung inalaw, iba yung ang nag-umpisa ay tao na gusto lang itax yung mga tao. Okay, masamang tao, gusto itax yung mga tao, kumita sila, tapos na, nakikita natin dito, sila ay napahirapan. Okay, at pangatlo pala, mayroon pa dyan, sabi sa 7, and she brought forth her firstborn son. Okay, masaya, di ba? Pero masaya ba yan? Anong ginawa sa kanya? And wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Kasi nga dahil lang masama yung paumpisa eh. Tinak sila, inobliga sila na pumunta sabay-sabay sa isang lugar na hindi naman sila nakaanda, lalo na pag maanganak ka. Hindi ka nakaanda nun. Hindi ka komportable. Sa pinanganak, sa sabsaban. Ngayon, parang iba, binibida yung sabsaban. Ngayon, okay yung humility about Jesus, okay yun. Pero, kung kahit sino sa atin yung mga anak ha, mag-travel nga tayo, kung saan tayo abutan, yung pinakamaraming tao ha, yung di tayo, wala tayong room. Okay? Yung nangyari nung Christmas time, wala nang room. So ngayon, yung mga company, minsan, naghahanap na naman. Saan ba tayo? Kailangan maraos lang to. Saan ba tayo? Kailangan may party tayo. Eh, wala na to. Wala nang bakante. Napaka-burdensome ng Christmas na yan. No? Pati ngayon mga Kristiyano, ay, kailangan, celebrating kayo. At church nyo, ngayon, no? Pinagbigyan ko lang kayo kasi gusto nyo yan, eh. Okay din naman, yung maganda, di ba? So, at least, nakikita natin yung maganda at yung masama. So, punta na tayo sa bad. Sa ugly. So, nakita nyo ba yun? Maganda ang kapanganakan ng Panginoon. Blessing yun. Masaya yun. Okay? Masaya. I see. Okay? And ang gospel ay na may made known. Nakita natin sa mga pinagpalang mga first hand nakakita kay baby Jesus. Yung mga shepherd na again, hindi sila yung pinaka sabihin natin honorable people. Sa kanila pa pinakita ng mga angels. Amen? So, napaganda ng mga bagay na yun. At talaga namang pinapurihan ng Panginoon at ang tao ay nagkaroon ng pag-asa. So, ang bad ay ang mga tao ay minamasama yun, ginagamit sa masama. At tayo ay nababurden ang hindi naman karapat-dapat, hindi naman kailangan, needless. Diba? Kagabi lang si Aiden, puro regalo kasi nakapanood. Oh, kata ko, wala akong regalo.
O sige, bigyan mo nga regalo dyan. Paluti mo lang. Ano. Eh, may na-rapple dito. Hindi pwede sa'yo ito. O, basagin ito eh. Sa mga bata kasi yung mga yun, okay lang yun. Intindihin natin. Pero, tingnan natin kung ano yung mabuti, yung masama. At yung burdensome, di mo kailangan burden sarili mo unless ano. Sino yung mga taong nabuburden na hindi naman kailangan? Okay, go na agad ba eh. Tama yun. O doon na tayo sa ugly. Kasi, inaating mensahe talaga eh. So, pero tandaan nyo yun ha, kung ikaw yung nababurden sa isang bagay na hindi ka dapat maburden, so yung mga Kristiyano, dapat saan tayo maburden? Pausin ko yun sa prophets. Ano yung lagi siya sabi nila? The burden of the word of the Lord. Kung tayo dapat maburden, eh, Sunday yun, dapat nasa word of God. Ano ako, nasa word of God ako mag-aaral. So, dapat nasa church ako. Mag-aaral ako ng word of God. Eh, kailangan pala magbasa ng word of God. Doon ka maburden. Magandang burden yon, okay? Sa mga bata, nababurden na minsan. Mag-aaral lang, may quiz pa, may memory verse pa. Pag naikinig ko yun, sabi ko, ano, hinto ko na kaya ito. Wala akong ibang alam na pamamabuti kayo, mga anak. Hindi yung salita ng Diyos. Kaysa naman yung matulad kayo sa mga taong to na, ay, Pasko na naman, kailangan. Hindi galo ako, kailangan masaya tayo, kailangan boyfriend na ako. Sabi sa'yo, kailangan yung asawa ko, ano, kailangan may bago ang cellphone, nagkalat yung mga discount. Kaya nagkalat yun, hindi mo kailangan yun, yun yung ibig sabihin nun. Kaya nila pinapaka. Pero may magandang ano yung VPI, eh. Discount. Okay, this message is brought to you. Okay. Okay, tsaka yung ano, natapos na yung ating blowout ng ano, ha. Kasi nagbili lang kami niyan ngayon. Iayusin ko yan. Kailangan namin tulay di. Nabili na akong tulay. Parang hindi ko na ang gambalain yung ibang tao. Maganda naman yung nabili namin. Eh, ginabi na kami sa ano. Di kumain na rin kami. Yun na yun, ha? Next year na ulit. Ang sarap dun, peri-peri. Naalala ko lang kasi gusto ko sabihin yun. This message is brought to you in part by peri. Okay, so ang dami natin sponsor, no? Okay, pero nangyari sa kanila, ang burden nila is walang kwenta-kwenta. Amen? Amen. So dito, nangyari sa kanila, gumala pa sila. Parang ngayon, maraming nag-vacation ngayon. Eh, kailangan kasi Pasko eh. Next year, babalik yan sa office. Ano? Ubus pera. Oh, nasan yung ano mo? Regalo mo. Kasi pagod na pagod. Madala si mama, tinatanong ko yung mga mahilig staycation kami. Yung mga mag-vacation. Kamusta naman? So pagod. Unneeded burden. Ano mo meron sa US, sa Hong Kong na wala dito? Lahat andito na eh. Yung blessing ng Panginoon eh. Pero nababurden ng marami sa walang kwenta-kwentang bagay. So, ito, ano yung ugly ngayon? Ito yung gusto kong bigyan ng day. Kasi dito na ako mag-differ sa aking mga ginagalang na tao. Kahit ginagalang ko sila. Bakit magkaiba kami dito? Ano bang meron sa Christmas na hindi natin mabitawan? At bakit mag-compromise tayo? Pero napansin ko yung mga bagong pastor, talagang heavy rin dito. Bandang uli, doon, nagkakamahin kaibigan, ayong ma-offend. So, sila ay wala eh. Talaga, Christmas tree. Saan ba nang galing ang Christmas tree? Isipin nyo lang. Nung kagabi, napuyat na ako, hahanap. Wala talagang pinanggalingan niya, kundi pagano. Ngayon, itong si, yung mga nagtatanggol niya sa Christmas tree, sabi nila, hindi ano yun, hindi yung tree, yun ay idol. Totoo din naman yun. Binasa ko ilang beses yun eh. So, totoo, hindi rin. I believe, pwedeng tree yun, pwedeng hindi tree. Ganun lang yun eh. Pwedeng idol na ginawang imahe. Wala tayong example dito. Kasi mag-keep din tayo example dito. Okay, parang mapakita tayong props, no? Hindi yun laging pwede yun na idol. Ang kasi sinabi nun, kinakurt niyo curve nila. Pero pag tiningnan mo, pwede rin talagang Christmas tree. Kasi sinabi itong puno na nilagyan mo decoration. Mga gold and silver. So ano ba yun? Pag tiningnan mo yung Christmas tree, saan ang galing? Sa Kristiyano ba? Actually, ano, protestante, sabi nila kay Luther daw, Martin Luther. Si Martin Luther, baby sprinkler yan. So, it's not somebody na kailangan nating gawing role model. Okay? Especially mga Baptist. Hindi natin mo role model si Luther. Di mo kailangan quote niya sa Facebook.
Ang gabi lang, unti ka na naman ako mag-ano eh. Ayaw ko lang, wala akong time eh. Yung nag-quote sa forum namin, si Martin Luther. Ang ganda ng quote, kaso wala sa Bible. Parang Calvinist, parang may pagka-Calvinist eh. Kaya hindi na, ang wala ng oras. Siya daw nagpasimula niyan. At pero actually, pag ni-research mo, meron pa rin talagang roots sa Europe, especially at sa German, which is, si Luther ay German. Please, okay? So, meron talagang pinanggalingan niya, pero hindi mabuti pagano ang Christmas tree. Bakit ngayon na napunta tayo dyan? Bakit yan ay sineselebrate ng even ibang Baptist? I believe kasi hindi sila makawala. Kahit ang... kailangan sila makawala. Okay? So, saan natin kukunin yan? Yan sinabi dito sa 9 and 10. Okay? Sabi dito, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. Ito yung mga shepherds. So again, sila yung isa sa mga pinakamapalad, sila yung una nakakita kay Jesus. So pinanganak ang Panginoon, wala naman silang guest, syempre. Walang baby shower or something. Okay, pero ang nagbalita sa mga shepherd ay ang angel. At sabi doon, glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. So ngayon, sino dito ang pag pinagpala ka ng Diyos, natatakot ka? Pag pinakita ka ng isang magandang bagay, lahat naman tayo minsan, kasi pag nakita mo talaga ako, sa mga dating revelation ko sa buhay ko, Kristiyano, nung syempre, mababaw pa yung dating pag-unawa mo dito, pero pag naiintindihan mo, natutupan na to. Dito, basta-basta, minsan, di lang nare-represent ang maayos. Kaya minsan, di ganun ka-powerful yung dating sa atin, yung preacher minsan, mahina. Okay? Pero habang nai-realize mo, totoo to, may takot, di ba? Yes. Normal yun. Pero sinasabi ko dito, dapat ba talaga matakot tayo? Pag pinakitaan tayo, for example, ng vision ng Panginoon, matakot ba dapat? Yun ba yung tamang response? Hindi ganun. Kaya sabi dito, and the angel said unto them, fear not, for behold, I will bring good tidings of great joy, nabasa natin kanina, which shall be to all people. So ngayon, maraming blessing actually na galing sa Diyos na kinakatakutan natin na hindi dapat. Tingnan nyo, ano ba yung pinakatakutan natin? Yung soul winning. Ayoko matuto niyan kasi nakakatakot eh. Ayoko pumunta sa church. Bakit? Kasi maririnig ko yung preaching na totoo. Diba? Maririnig ko na lang. Medyo kinabahan ako dati. Ayoko na. Huwag ganun. Yung blessing, hindi ang kinakatakutan. Yung katotohanan, hindi kinakatakutan. Yung blessing na galing sa Diyos, hindi kinakatakutan. Pero... alam mo yung ginagawa ng mga bad people, ginagawa yung katatakutan sa atin. At especially itong Christmas, anong point ko dito? So, nabanggit ko sa inyo last time na nung kami, may ganun ba kayo? May ganun kayo, book review? Nung kami grade 5 ang grade 6, hanggang college actually, high school. Every year, mayroon kami book review. Okay? So, nung parang grade 5 ako, hindi lang, basta parang isang quarter. Eh, di ba? Isang quarter, isang libro, dapat mong basahin. So, okay. So, pero may sinasabi lang pagpipilihan. Ano lang nasa National Bookstore sa classic, doon sa classic category. So, isa sa mga binasa ko doon is yung A Christmas Carol by Charles Dickens. Tama ba, Charles? Charles Dickens, okay. So, ano ba itong novel na to? So, binasa ko yun. Ang story noon is merong isang Uncle Scrooge na hindi naniniwala sa Christmas. Okay? Pangalan pa lang eh. Sinademonyo na eh. Uncle Scrooge. Kaya pag sinabihan kayo Uncle Scrooge, ano yung sabihin nun? Sabihin, grumpy kayo. Ano yung grumpy? Alam niyo yan, di ba? Grumpy cat. Ano siya grumpy? Si Mangot na. Hindi lang si Mangot. Parang maraming matanda, di ba? Na may mga background na hindi maganda. Pagtanda daw niyan, lagi nakaganyan. Kaya tayo maglingkod tayo sa Diyos, ha? Maraming ganun. Kaya kawit bahay dati kaming ganun, eh. Maglalaro lang kami doon. Galit na. Hindi naman namin ina. Ganun pinicture si Mr. Uncle Scrooge. Nung ni Charles Dickens, na kaya siya magaling doon na writer. At si Charles Dickens, by the way, ay Unitarian. No? Siya ay oneness. Si Charles Dickens. So, pinapalabas niya doon is... ang ginawa niya doon actually is, may pelikula na naman yung last time, di ba? Kasi talagang gusto nilang emphasize yung mensahe na yan. Anong ginagawa nila? Medyo subtle siya, hindi mo siya maintindihan. Pero kung sinasabi siya, mag-celebrate Christmas. Let us celebrate Christmas. At pag hindi ka nag-celebrate, kuya, Uncle Scrooge.
Ganun ang mensahe nun. Hoy, Uncle Scrooge, kumusta ka dyan? So, pag hindi ka nag-celebrate, kasama nila, katulad nila, may label ka na. So, anong mangyayari sa'yo? Matatakot ka na. Yung mga ibang Kristiyano, ibang Baptist, matatakot na ngayon. Kayo, hindi ka nag-celebrate ng Christmas? Ano kaya? JW ba kayo? Ang mga ganon, yung mali na panatang, pero na-built-in na yon para sa pangunawa ng iba, eh, matatakot ka ng galing. Di ba sabihin galing nila, pero sabihin nila, oh nga, no? Mag-submit ka ngayon. Ayoko mabansagan na kulto. Ayoko mabansagan na Uncle Scrooge. Ayoko mabansagan na kung anuman. And therefore, mayroon kang takot sa magandang bagay na nangyari dito, natatakot ka. Kung sa halimbang blessing ngayon ang tingin mo sa kapanganakan ni Jesus, hindi ko natatawagin Christmas, ha? Kasi nga, mali eh. Ngayon, kahit mga Baptist, Christmas. Merry Christmas. Kasi ang galing nung paano nila to, binenta to, propaganda na to. Ngayon, dapat lahat tayo mag-celebrate ng Christmas. No? Normal ba yun sa isang taong ano, maayos? Ngayon, maayos ang mensahe mo. Ngayon, meron tayo dyan, ano, minsan, okay din ako yun, pag nag-soul winning tayo, makapunta ka sa impyerno, gusto mo? Eh, totoo naman yun. Pero totoo ba na, ano, label ka namin pag di ka nag-Christmas-Christmas? Tama ba yun? Tama ba na kunwari, oh, mag-baptist din kayo para cool kayo? Pag hindi kayo baptist, hindi kayo cool. Tama ba yun? Ganun ba ginagawa natin? Diba? Kasi sabi ng Bible, kung anong gamit mong sandata, ganun ka rin. Pag carnal ka, carnal ka. O dito na kayo sa church namin, maganda dito eh. Magandang music dito, maganda mga tao dito, mga showbiz. Pag ganun ang pinanghalina mo sa kanila, ano ka? Di carnal ka rin. Karna lang ano may. So, ganun din yung sa Pasko na to. Nagawa, hindi, Pilipino ka dapat. Nag-celebrate ka ng... ha? Oo, Pilipino ako. Salamat sa Diyos. Pero, hindi ibig sabihin nun lahat ng ginagawa ng Pilipino, gagawin ko. Nakakuha nyo ba yun? So, yun ang napansin ko dito at hindi dapat ganun. So, ngayon, doon na tayo sa celebrate. Kaya napaka-importante nito. Nabanggit ko last time sa inyo yung... di ba? Yung quote na nakuha ko kanino. Mag-promise na rin kasi si Rabi, no? Kaya sabi dito, what you believe you encourage, but be careful what you celebrate. Anong mensahe nun? Okay lang, kung nainiwala ka sa Pasko, na pinanganak si Jesus, sige, mag-celebrate ka, okay lang yun. Pero pag nag-celebrate ka na, iba na yun. Okay, nainiwala ka na si Rizal ay mabuting tao, sige, pag may programa about Rizal, sige, supportahan mo. Pero pag nag-celebrate ka na, mag-ingat ka. Bakit? Kasi ang celebrate ay tatlong beses lang ginamit sa Bible. At ang sinasabi ng celebrate ng celebrate sa Bible is dalawa sa Leviticus sa Isaiah. At ang sinasabi dito, ito yung gusto ko kasi ito yung unang mention eh. Sabi dito, it shall be unto you a Sabbath of rest. So ano yung Sabbath of rest? Yung Sabbath, yung huwag ka mag-tatabaho pag end of the week. Sa ngayon, Sabado. Okay? Hindi natin sinasabing dyan tayo sumamba, ha? Walang iba yun. Okay? Sa time nila, wala pang Sabadista. At ang mga Kristiyano nagme-meet first day of the week. Okay? Pero sinasabi dito, totoo na, yung Sabbath day na later di-describe sa Hebrews, yan ay napaka-banal sa kanila. Okay? Ano sabi sa kanila? It shall be unto you a Sabbath of rest. Okay? And ye shall, tingnan nyo po, and afflict your souls in the ninth day of the month, at even unto even, okay, gabi hanggang gabi, shall ye celebrate your Sabbath. So, ang celebration nila dito, hindi kanong karnal na celebration, pera-pera, saya, inom, sayaw. Ano sabi doon sa first part? Anong kasama ng kanila celebration? Una, holiday ito ng Diyos. Actually, holiday. Diyan kinuha yung holiday sa holiday ng Bible. Okay, nakita nyo na? So, kaya dapat din natin in-associate dyan sa kung sinong pagano. Tapos sabi mo, holiday ngayon. Ito, kung sino-sino ngayon, kahit si mga Amerikano, galit kay Martin Luther, na hindi naman Martin Luther, pinalitan lang yung pangalan niya eh. Yung negro na kunwari, Baptist na hindi naman actually Kristiyano. Sine-celebrate kasi sa akin. Nagalit na gusto sa sabihin mo. Nasabihin niyang holiday eh, nang galing ang holiday.
Eh, nung namatay daw si Martin Luther Jr., eh, loko-loko daw yun. Pero sineselebrate kasi yung mga black. So, kaya mag-iingat kayo kung ano sa-celebrate. Yung ilang mensahe natin ngayon, umaga. Mag-iingat kayo, may celebrate tayo, mag-isip muna tayo, paano celebrate yan? Celebrate natin kasi wala lang, wala akong paggastosan eh. Kalukuhan yun. Katangahan pa, even. Oh, celebrate tayo ng birthday. Eh, medyo okay-okay pa kasi, diba, every year? Okay? Tapos magde-demand ka kung anak ka. Eh, birthday ko ngayon, mausunod ako buong araw, ha? Wow. Ganun, kalukuhan. Okay? So ngayon, December 25, celebrate daw natin. Napahig ba kayo? Sana hindi, pag naintindihan nyo sinasabi ko. Okay? So be careful, sabi dyan, ang karakteristik ng celebration na unang banggit sa Bible is afflict your souls. So, alam nga nito ngayon, Sunday. Anong gagawin natin dito? Kaya alam ko na Sunday, hindi naman ako masaya dyan eh. Kasi ang iniisip mo, eh, sermon ng ano naman. Okay? Masaya naman tayo, di ba? Pero, you afflict your souls. Kung may mali ka, dapat itama mo, sandali. Di ba? Kaya tanggap mo yan, mga bata. Celebration sa Bible, una, afflict your souls. Pero ngayon, di na uso yan. Ngayon, happy, happy, party, party. Birthday ni Jesus to. Gaganunin ka pa. Eh, mali naman yung celebration nyo. Ba't mo kayo oblaga dyan? Kaya tayo, we celebrate, kapag nag-soul winning tayo, we celebrate the word of God. Amen? Amen. We celebrate the coming of the Lord and the coming again of the Lord. Puro kasi kaligtasan yun eh. Tumunta siya dito para sa kaligtasan natin. He came to seek and to save the lost. So pag ikaw ay nag-preach, pag ikaw ay nag-soul winning, sineselebrate mo yun at tamang celebration. Okay? Tandaan nyo yun ha. Kaya dapat pag-soul winning tayo, eh, soul winning yun naman. Celebration! Let us celebrate! Diba, Stephen? Hindi malungkot yun. Masaya yun. Wala ka lang handaan. Di ba ganda rin tayo? Merienda lang. Okay? Okay. So, yan ang sinabi sa Bible. Amen? So, may ano ba? So, last na lang. Ulitin natin. Kailangan ba tayong matakot pag sinabi sa atin, kayo, hindi kayo nag-celebrate? Sabi ng Panginoon, sabi sa kanyang angel, fear not. Huwag kang matakot na nililabel ka. Dahil blessing ng Panginoon yan, tama rin dapat ang celebration natin, gawin natin ng tama. So yun na po ang ating mensahe ngayon. Amen? Amen. So Panginoon, maraming salamat at kayo po na itataas namin sa tamang paraan, Panginoon, hindi karnal na paraan. Maikisabay pa kami, Lord, in celebration sa mga pagano. Maikisabay sa i-compromise ang aming mensahe. Dahil anong nangyayari, kung makisabay kami, Panginoon, ay nakikisabay talaga kami sa kanila. Napakapangit, Panginoon, ng isipin, Panginoon, na kami duwag. Takot kami, Panginoon, na harapin ang tamang issue at talagang issue dito sa bagay na ito, Lord, ng kaligtasan nyo. Hindi kami maliligtas. Kung wala kayo, hindi kayo namatay pa sa aming mga kasalanan. Yun ang issue dito. Kami nagkasala, hindi namin kayo iligtas sa aming sarili, Panginoon. Yun ang issue. At hindi malayo na wado ng aming paglilingkod, aming buhay, Panginoon. Malunod kami, Lord, sa revelry ng sanlibutan ito na, again, hindi pong binanggit ang reveling sa Bible na in a negative light, Panginoon. So, we pray, intindihan namin kung paano mag-celebrate at hindi mag-celebrate, mag-resist kung kailangan o gamitin itong opportunity na napakaganda naman kung kailangan, Panginoon. We pray na kayo po lagi malulati sa amin. Bless this message, Lord, even sa kung sino may kinig pa ng recording. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.